Ako'y kawaan, O mahal kong Diyos, samayin sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon pong umagang ito, ating kasama ang mga taga-Diocesan Shrine and Parish of San Nicolas de Tolentino sa pauna po ni Father Dave De Veras, mga taga-Ilocos Norte po. Welcome po sa inyo dito sa Parish and National Shrine of Saint Padre Pio. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon po'y ating ginugunita ang kapiyastahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kalitasan at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan,
ng mga kasalanan na salibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Heso Kristo, ang kataasasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na sa Heso Kristo na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang ng namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhi kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol, ay tatanggap kayo ng maningnin na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Panginoon'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na anda ang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ikay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Magsitayo po ang lahat.
Diyos, Panginoong Jesucristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Ganun din, meron tayong mga kasama, mga taga Ilocos Norte, nagpipilgrims, mga pilgrimage po dito. Salamat po sa inyong pagbisita, sa inyong pagdalaw. Pumuna po ni Father Dave. Sino po ba si Father Dave? Father, welcome po. No? Mula po sila sa Diocesan Shrine and Parish of San Nicolas de Tolentino. Palakpakan po natin ang ating mga pilgrims. Alam ko, marami ding mga pilgrims na naririto. Nakasakasama natin ngayon. Ganyan din po yung mga nasa tahanan sa pamagitan ng radyo ng Archdiocese ng Lipa, ang Radyo Totoo. Sila po'y kasama natin sa Banal na Misa. Ganyan din po yung mga nakasubaybay naman sa atin, kasama din sa pamagitan ng Facebook Live ng National Shrine. Ngayon ay ating ginugunita ang luklukan ni San Luklukang ng ating apostol San Pedro. Pero ang ating ginugunita hindi yung structure, no, yung upuan, kundi yung kanyang ministro, yung ministry, yung opisina. At tingnan muna natin, dahil ngayon ngay panahon ng Kwaresma, tingnan natin ang buhay ni San Pedro, no? Marahil tayo makaka-relate sa kanyang buhay, lalong higit ngayon yung panahon ng Kwaresma, panahon ng pag-aayuno, pagkapalalim ng ating pagdadasal sa pamagitan ng pagpipilgrimage, no? Panahon ng pagkakawanggawa, no? Panahon ng pagtulong sa ating kapwa, itong panahong ito, sakripisyo, no? Tayo ay nanggagaling pa sa malalayong lugar, no? Para lang tayo magpalalim ng ating pagkakawanggawa, no? Pagpalalim ng ating pananampalataya, magpalalim ng ating pagdadasal, ng ating relasyon sa Diyos. Ano? Itong panahong ito ng Kwaresma, talagang meron tayong ginagawa para tayo ay lumalim sa ating pagmamahal sa Panginoong Diyos. Kung inyong titingnan ang buhay ni San Pedro, siya ay nagsimula sa isang simple laang na mangingisda. No? Siya ay mangingisda. Simpleng buhay ng isang mangingisda. Pero dahil sa kanyang kapatid na si Andrew na alagad ni Juan Bautista, siya'y pinuntahan sa bahay, ipinakilala sa Jesus, pero hindi pa rin ganun ang pagkakilala niya. No? At
ang pinakamagandang tagpo sa buhay ni San Pedro ay nung si Jesus ay matagpo niya, nasa pangpang, at si Pedro ay pagod na, galing sa laot ng isda, pero sabi ni Jesus, anak, no? Ilayo-layo mo pa ang bangka, pumalaot ka uli, no? Pero iisip-isip niya, sabi niya, magdamag na nagpagod ng isda, walang nahuli, pero siya sumunod kay Jesus. Pag nung ihulog niyang lambat, ang dami niyang isdang nahuli, no? At doon niya nakita, no, ang kanyang sarili, no? Sumunod siya kay Jesus at kita niya, dahil sa himalang nangyaring iyon, doon niya nakita ang kanyang sarili. Ako'y makasalanan, no? Ako'y makasalanan. Pero sabi ni Jesus sa kanya, anak, ikaw ay gagawin kong hindi namamalakayan ng mga isda, kundi ng mga tao. Sipin niyo yun, siya ay nakita niya ang kanyang pagiging makasalanan, pagiging mahina, no, bilang tao. Pero binigyan siya ng napakalaking responsibilidad at misyon ni Jesus, maging mangingisda ng tao. Mamalakayan ng tao. Kita niya, siya'y makasalanan, siya'y mahina, siya'y marupok bilang isang tao. Pero sa Jesus, pinagkalooban siya ng isang malaking misyon. No? Fishers of men. Mga minamahal na mga kapatid, ano? Tamarahil, no? Tayo ay natatakot sa mga responsibilidad na ibinibigay sa atin, no? Natatakot tayo sa mga gawain na pinagkakaloob sa atin dahil ang tingin mo sa iyong sarili, ikay makasalanan at di ka karapat-dapat. Pero ang Diyos, ibang tumingin, no? Ibang tumingin ang Diyos. Ang tinitingnan niya ay hindi lang yung kahinaan mo, yung kasalanan mo, no? Pero yung alam niya, yung magagawa mo sa future, sa kinabukasan ng simbahan. Noong St. Peter, ilang beses siyang bumagsak. Pero, hindi rin tinignan ni Jesus yung kanyang magagawa sa mga susunod na taon ng kanyang buhay nung siya'y wala na. No? Kaya naman ganda una nating pagnilayan, mga minamahal na mga kapatid. Ano? Sa ating paglalakbay sa buhay na ito, kita niyo ang buhay ni San Pedro. Ang dami niyang ups and down, mga pagbagsak. Pero, kahit na sabihing tumanggi siya kay Jesus, ano? Pero tingnan ninyo, sa dulong hantungan ng kanyang buhay, siya'y tagumpay. Ang dulong hantungan ng kanyang buhay, siya'y nagtagumpay. No? Ganun din sa buhay natin. Ano, marami kayong makikita na pangyayari sa inyong buhay. Pwedeng ikaw ay kita mo sarili mo, ikay mahina, makasalanan, umaayaw ka kay Jesus. Tumatalikod ka kay Jesus. Pero, si San Pedro, kahit ganyan ang takbo ng kanyang buhay, at the end, tinyo, si kinikilala ng Diyos. Kaya sabi nga sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon. No? Mapalad ka. Maraming misteryo ng Diyos ang inihayag sa iyo. Sa iba, hindi. Pero sa iyo, inihayag ng Diyos ang kanyang napakaraming misteryo. Ipinakilala ng Diyos. Inihayag niya ang kanyang sarili sa iyo. Nangingilabot, nakapangilabot. No? Kita niya ang kanyang sarili kung sino siya. Pero dahil kinilala niya ng lubos si Jesus, ang Diyos nagpakilala din sa kanya. Ganun din po mga minamahal na mga kapatid, ano? Sa ating buhay, no? Marahil talaga marami makikita sa inyong sarili, pero pag kinilala niyo ng lubusan kung sino si Jesus, maraming misteryo ng Diyos ang inyong maaabot, no? Sapagkat marami ang Diyos ihahayag sa iyo na marahil ay hindi mo alam o hindi mo nakikilala pa. No? Kaya itong panahong ito ng Kwaresma, palalimin ninyo ang
pagdadasal, no? Palalimin ninyo ang pagkakawang gawa, no? Palalimin ninyo ang pagtitiis, ang pagkasakripisyo, sapagkat diyan nyo mahahagip ang Diyos. At diyan ninyo maabot ang maraming misteryo ng Diyos na ihahayag sa inyo. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagkataguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginaganap na pananagutan nang giliw mong anak at pastol ng lahat. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya,
Pinagatihati ni Ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dit sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sana araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami
aming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumo sa Kalbaryo, pinasal.
kayamanan sa hapis ng Birheng Mahal. Punais ko siyang sama. Sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansandambana ni Santo Padre Pio at para po sa mga pangangailangan ng matatanda at may mga sakit na pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, iyo pumugasan kasalanan sa amin ay likhain bagong puso at damdamin ngayon nga sa 40 araw. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang naming ito ng kapiyestahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo. Ang ginanap naming pakikipagpalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalahadnawa ng pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong pangapangalan at ilang detalye
sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din po ng inyong pagbisita sa Pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama ninyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod, Season Centers for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Estasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din po ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating pong lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ika-anim, sa darating pong Biyernes ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagalig ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Ngayon naman po ay tinatawagan natin